Assalamualaikum. Assalamualaikum Dubai. Magandang araw Pilipinas at good morning to everyone. Kamusta po ang lahat? Kamusta po ang araw niyo? Sana nagsimula ng maayos. Ayan, malamig dito sa Dubai kasi umuulan. May ulan siya pamula kagabi. Ayan guys, 14 days na lang po. Pasko na. Ito po yung mga pagkakataon na parang gusto naming iwasan pero talagang dumaraan kasi sobrang malungkot para sa amin bilang OFW. By the way, dito po ako sa kusina kasi tulog pa yung mga alaga ko, wala na po ang pasok dito. Yung kwarto ko is under renovation pa rin kaya hindi ako makapag-vlog, makalat. Ayun nga, balik tayo sa topic natin. Christmas na po guys, 14 days na lang. Sana po sumapit ang Pasko natin na maayos. Sa amin po mga OFW, sa akin po, sa mga experience ko po, 10 taon na akong hindi nakakapag-spend ang Christmas sa family. Sobrang miss ko na po yun. Yung ilang days pa lang mag-prepare ka na, or ilang days pa lang bibili ka ng pang-Christmas party ng mga anak mo. Minsan, sama ka pa sa school. Yun yung mga time na na-miss ko guys. Sobrang malungkot. Tapos, yung magnonotubier na kakasama ang pamilya mo. Kahit ano na lang yung pagsaluhan nyo. Kung anong, kahit ano na lang yung nasa lamesa. Masaya ka na. 10 taon guys na hindi ko po naranasan na magpasko, kapiling ang mga anak, ang pamilya, lahat po na yun. Dinadaan ko na lang po minsan sa tulog or lumalabas kami with friends pero deep inside po, sobrang, yun, alam mo yun, yung pakiramdam na empty, yung pakiramdam mo na yung sa happiness sa araw ng Pasko. Pero kailangan po naming ngumiti, kailangan namin maging masigla, lalo na kung magpo-post kami ng mga picture namin. Kasi ayaw din namin mag-alala ang pamilya sa Pilipinas. Kaya sabi nga po, ang mga OFW ay sobrang mayayabang. Mayabang kami kasi kahit may sakit, sabi namin, okay lang kami dito. Kahit mahirap, sabi namin, okay lang kami dito. Sa mga pagkain namin, ako guys, naranasan ko rin nung nasa German family ako kasi separate food ako. Naranasan ko doon. Wala kasi silang pakialam kung anong pagkain mo. Basta na pasweldo ka, ikaw nang bahala. Ang libre ko lang po doon is tubig at yung laundry powder. Kaya ako na po yung bahala mag-budget sa pagkain ko. Yun, pag Pasko guys, lumalabas ako. Bakit hindi? Kasama ang mga kaibigan. Kailangan mong maging masaya kahit hindi totally masaya. Kasi mag-Christmas ka, nakasama mo ang mga pamilya mo, mga anak mo, is priceless po yun para sa akin. Yun po yung namimiss ko talaga sa 10 taon ko dito. Hindi ko po naranasan na magpasko kasama ang pamilya. Kasi hindi po ako nakapagbakasyon ng Pasko or Christmas. Laging yung mga buwan na like April, March, ganyan, July, yan po yung mga pagkakataon na umuwi ako. Kaya sabi ko, siguro, one day na Christmas, makasama ko ng pamilya ko. Yan po yung reality ng buhay namin, mga OFW. Nakukontento kami na kung ano lang kainin namin pag Pasko. Lalo na kung ang amo po namin is mga Muslim, wala po silang hindi sila nagsiselebrate ng Pasko, although nirarespeto naman nila yung Christmas. Holiday din po dito until New Year. Pero iba po yung pakiramdam kapag kasama mo yung pamilya mo na kahit ano na lang yung mapagsaluhan nyo sa lamesa. May konting pansit, konting spaghetti, tinapay. Masaya ka na eh. Pupunta ka sa mga kamag-anak. Yung feeling na feel mo na may pamilya ka kahit walang pera, masaya ka eh.
Yan po yung nami-miss namin mga OFW. Yung may mga okasyon na ganun, yung mga special okasyon na nami-miss namin sa buhay namin. Sobrang kasi nga yung mga lumipas na araw, yung mga pagkakataon ganun, hindi na namin maibalik yun eh. Hindi ko pagandi ito washing machine na mai-rotate mo. Hindi po eh. Kaya doon po sa mga first-timer na nagpaplano mag-abroad. Guys, be ready yourself po. Ang mag-abroad ay hindi napakadali. Kailangan ready ka sa lahat ng hirap, sa lahat ng lungkot na daranasin mo dito. Kaya nga po may mga OFW na nagsasuicide. Hindi po nila nakakaya yung depression. Kasi kami dito, may mga problema kami. Sa amo, sa trabaho. Tapos minsan, ang pamilya sa Pilipinas, lahat ng problema sasabihin sa amin. Tapos may pagkakataon na hindi man lang kami makamusta, guys. Totoo po yun. 10 taong dito, lahat po naranasan ko na hindi nga kamatawagan or... Pero okay na, sa akin, tanggap ko na yun eh. Yung iba kasi, mga first timer kasi... Hindi pa nila alam o kayang paglabanan lahat. Kaya pinipili nilang kitilin yung buhay nila. Sobrang lungkot guys. Kapag hindi ka ready, mamamatay ka talaga sa homesick. Kung lalo, kung hindi ka kumakapit kay God. Wala kang paid kay God. Ako kasi, simula yung paid ko kay God is 101% yung binigay ko sa kanya. Kaya... I'm so thankful na narating ko yung 10 taon dito sa Dubai na awa ng Diyos, hindi naman ako naabuso. Yung trato ng aking mga naging employer, okay naman. Kaya, thank you po. Yun yung pinag-thank you kay Lord. Kaya guys, sa mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, sana kung ano man yung aming binibigay, pahalagahan nyo. Kasi... Hindi biro yung ginadalas na lungkot. Yung lungkot eh. Yung trabaho, okay. Pagka pinakapagpahinga, nawawala yung pagod. Pero yung lungkot namin sa mga anak, kapamilya, pag hindi ka talaga malakas, hello, bibigay ka. Kaya sa mga pamilya namin, mga OFW, matuto tayo makontento kung ano meron, kung ano pinapadala namin, pasalamatan nyo. Matuto kayo na magpasalamat at mag-thank you. I-appreciate naman ninyo lahat. At pag naghulog kami, sana naman magpasalamat din kayo or kamustahin naman kami lahat. Sobrang, sorry guys, pero ayokong mag-vlog ng ganito, pero ito yung reality ng buhay namin as OFW. Lahat po kami ng OFW. Nakakaranas ng ganito. Kaya, sobrang proud kami sa aming sarili at nakakaya po namin ito. Kaya guys, yan lang po muna. Sorry po, medyo emotional. Shout out po pala sa mga new subscribers. At guys, paki-share and subscribe po. Thank you so much and God bless at all. Thank you guys.